Well, 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 mga kapopong. Kumusta? Actually, bago ko ipaliwanag sa kung bakit ang daming pirata doon sa lugar na pag-uusapan natin mamaya, ay siguro mas maganda kung panoorin muna natin uli itong nag-viral na video na ito last year. Ah, hey, don't go outside, ha? Don't. Ipalak na dapat yung mga nasa bandang ano eh. Sa accommodation deck, yung mga daanan doon, pati yung pinto papuntang ano. Ilalak na ba? Hindi pa, sir. Sa ano boy, sa may accommodation deck, tapos may mga patawagin muna lahat ng tao rin boy. Mesol, pati agali. Marami nga sila, marami. Yan na po, malapit na sila sa amin. Dito na rin po. Malapit sa amin. Ito na sir, malapit na. Pababa na, pababa. Pababa. Dito na. Buksan na yung Peros. Peros pa? Pero, sabi lang naman. Sina, mauna na kayo. Hindi na yun niya. Brad. Maraming nangyari. Ubus. Lahat ng pinaghirapan namin. Naubos po. Well, dito nga sa inyong napanood, ay siguro kahit ikaw eh, talagang mapapaisip na hindi pala talaga biro maging isang marino o maging isang seaman. Pero pag-usapan muna natin kung ano nga ba talaga ang nangyari dito. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ang karamihan ng mga tao na namimirata sa sobrang lalaking mga cargo ship na ito, ay itong mga tao na nakatira sa bansang Somalia. Yes, mga kapopong, sa Somalia nga. Pero bago ko ipaliwanag sa kung bakit ang karamihan ng mga pirata eh, mga taga Somalia, ay actually meron muna akong ipapaliwanag patungkol dito sa Suez Canal na ito, ha? Itong Suez Canal na ito na ginawa ng mga tao o isang artificial na kanal ay sobrang laking tulong talaga sa mga cargo ship upang mas madali o mas mabilis silang makarating sa iba't ibang bansa tulad sa Europa at sa iba't iba pang bansa doon. Well, dahil nga sa tulong nitong Suez Canal na ito, ay hindi na kinakailangan pang umikot ng malalaking cargo ship dito sa bahaging ito sa Africa upang makapunta lamang sa kabilang bahagi. Pero alam niyo ba ang isa sa mga bagay sa kung bakit mas pinipili ng mga barko na sa Suez Canal na lang dumaan? Well, ito kasi upang maiwasan na rin itong bansang Somalia. Sa mga hindi nakakaalam, ang bansang Somalia ang isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa buong mundo. Na itong paghihirap naman nila na ito ay dahil naman ito sa walang aktibong pagtulong na nakukuha sila sa kanilang gobyerno. Na dahil nga dito ay tumaas tuloy ng halos 73% ang poverty rate ng kanilang bansa. Well, sa madaling salita, ay 73% ng mga tao sa Somalia mahihirap. Well, since ang bansang Somalia nasa gilid lamang ng dagat, na dagat o lugar naman na dinadaanan ng malalaking cargo ship o mga barko, ay isa tuloy ito sa mga naisip ng mga taga-Somalia na pagkakitaan ng pera. Pero ano nga ba talaga ang proseso? O paano nga ba nila pinaplano o pinoproseso itong pamimirata na ito? Actually, ganito naman ang paliwanag dyan. Base sa mga impormasyon na aking nakuha, ay isang organisadong grupo pala talaga ang gumagawa nitong pamimirata na ito. Pero alam niyo ba na kung dati ay mismong cargo ship o barko ang kinukuha ng mga pirata, ay sa ngayon kasi medyo iba na ang kanilang strategy. Nasa tuwing nagiging matagumpay ang kanilang pagkontrol o pagkuha ng isang barko, ay actually ang kanilang ginagawa na ngayon hino-hostage na lamang nila yung mga tao at kinokontak na lang mismo yung owner ng barko. At dito naman ay magdedemanda man itong mga pirata na ito ng malaking halaga o malaking pera upang mapapayag lang sila na pakawalan nila yung kanilang mga hino-hostage. Well, kung magtatanong ka naman sa akin ng... Oh, wait lang, Teacher Popong. Di ba posibleng mas malaking pera pa ang kitain nitong mga pirata na ito kung kukunin nila mismo yung barko at ibebenta na lamang yung mga laman nito?
Actually, upang sagutin niyang katanungan yun, eh, ganito kasi ang paliwanag dyan. Yes, mga kapopong, posible at yan talaga ang common na nangyayari noon. Pero sa panahon kasi natin ngayon, at kung gagawin nila uli itong pagkuha ng mismong barko at pagbebenta ng mga laman nito, ay actually, hindi na ito masyado magiging epektibo ngayon. Well, kung gagawin kasi nila ito, ay mas madali na silang matatrack o matatagpuan ng mga pulis dahil sa iba't ibang tracking devices na naka-install ngayon sa mga barko o sa mga cargo ships. O sa madaling salita, ay kahit saan pang lugar dalhin ng mga pirata itong barko na kanilang kinuha, ay madali na silang matatagpuan dahil sa mga tracking devices ng mga barko. At dahil nga dito, ay binago na tuloy ng mga pirata na ito ang kanilang strategy at ang pag-hostage na lamang ng mga seaman ang naisipan nilang gawin. Nandito naman sa pang-hostage na ito, ay ilang araw pa lamang nagaganap itong hostage taking na ito, ay dito ay posibleng magdemandaman itong mga pirata na ito ng malaking halagang pera doon sa mismong owner ng shipping line. At kung hindi kasi mababawi agad yung mga barko na kinuha sa kanila ng mga pirata, ay posibleng mas malaki pa ang kanilang bayaran o posibleng malugi sila dahil doon sa unti-unting pagbaba ng value ng mga kargamento na daladala ng barko. O sa madaling paliwanag, ay sabihin na natin kung mga pagkain man ang karamihan sa mga daladala nitong cargo ship na ito na na-hostage siya man ng mga pirata at kung mabulok o masira itong mga pagkain kanilang tinatransport dahil dito sa pamimirata na ito, ay posibleng mas malaki pa ang bayaran nitong kumpanya na ito doon sa mga tao na nagpapatransport sa kanila nito. Pero papaano nga ba ang nagiging negotiation between ng mga pirata at mismong owner nitong piniratang barko? Actually, ang pangkaraniwang kasing nangyayari ay mas ginugusto kasi ng mga pirata na cash mismo yung kanilang makuhang pera. O for short eh, yung ransom money. Na itong pera naman na ito eh, nakalagay sa isang malaking bag na daladala naman ng isang helicopter na ibabagsak naman doon sa barkong hinostage ng mga pirata. Pero ang tanong dito, ay agaran bang lilisanin ng mga pirata yung barko right after nilang makuha yung pera? Actually, ang sagot dyan eh, hindi muna nila lilisanin. Yes mga kapopong, dahil yung mismong pagpapakwala sa barko at doon sa mga tao ay masusi muna palang pinagpaplanuhan ng mga pirata ito bago nila ito gawin. Na sinisigurado nitong mga pirata na ito na walang mga nakaabang sa kanilang mga navy o mga pulis kapag lilisanin na nila yung barkong hinostage nila. At dahil nga isang organisadong grupo itong mga pirata na ito, ay usually sa gabi ang ginagawa nilang pagtaka sa barko gamit ang mga super bibilis na speedboat na meron ng kanilang grupo. Na sabi ko nga kanina na hindi naman mabibili nitong mga pirata na ito ang kani-kanilang mga kagamitan tulad nitong mga super bibilis na speedboat na ito kung walang taong mayaman o may pera na nasa likod nitong Operation Akyat Barko na kanilang ginagawa. Well, since unti-unti nang nalalaman ng mga otoridad ang strategy o kanilang ginagawa na ito, ay syempre sa ngayon rin eh, unti-unti na rin na-address ito ng mga shipping company na kung saan ay sa tuwing dadaan sila sa mga lugar na maraming napapabalitang mga pirata, ay dito ay umaarkila o humahire na sila ng mga security guards na nasa barko rin upang maprotektahan nila itong cargo ship nila. At kung gusto mo pang malaman ang iba't ibang patungkol sa buhay seaman, ay inaanyayangit ang panoorin mo na lang yung mga vlogs ni Chip McCoy. Well, kayo mga kapopong, mayroon bang miyembro sa inyong pamilya na isang seaman? At ngayon ay nalaman mo rin ba na hindi talaga biro maging isang seafarer? At ano pala ang masasabi nyo sa video ito? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te! Amo!